Paano kumita sa TikTok kahit walang followers, walang sariling product, walang puhunan? Kaya ito na nga yung mga nakashout ko. Ito na nga rin yung mga orders. Sa video na to, lahat natin yan hihimay-himayin. Kung paano gumawa ng TikTok account, paano mag-sign up, paano mag-affiliate, paano mag-upload, paano mag-sign up para mag-cash out gamit ang GCash, paano mag-promote ng product, paano mag-promote ng product kahit walang sariling product? Lahat ng yan masasagot, kaya tara na! Ang app na pagkakakitaan natin ay TikTok. Kung wala ka pang TikTok app, dito mo lang yan makikita sa Play Store. Search mo lang sa search button ang TikTok. Kung ang nakalagay dyan ay update, i-update lang natin para lagi tayong updated sa mga bagong feature. First step, TikTok account. Totally, meron akong dalawang affiliate account sa TikTok. Pero in this video, ipapakita ko kung paano mag-start from the beginning. So, gagawa ako ng bagong TikTok account. Kung meron ka ng TikTok account, okay na yan. Make sure na walang violation ng account mo para hindi ka ma-fail sa gagawin natin. Mag-add account lang ako. Ang gagamitin ko ay Google account. Either pwede naman ng Facebook or phone number. Meron ako dito ang active Google account. Ito na ang gagamitin ko. Set your birthday at least 18 old adult. Maglagay tayo ng nickname. Ilalagay ko Tito Bob the Seller. Hanggang 30 letters lang naman ang pwede. Kasama na ang spacing. Confirm na natin. Eto na, may bago ng account. I-view na natin ang profile. Mag-add tayo ng bio. Para naman medyo presentable sa bibisita. It's up to you kung ano ang gusto mong ilagay. Hanggang 80 letters ang pwede. Ilalagay ko, shop now. Check it out. Save na natin. Ayan na. Maglagay tayo ng profile para presentable. Save na natin. Edit profile. Edit naman natin. Tito Bob the Seller lang ulit ang ilalagay ko. Save na natin. Nakalagay dito, once a month lang mapapalitan ang username. Optional lang naman ito kung meron kang Instagram, YouTube, or Twitter. Pwede mong i-paste ang link dito. Tapos na tayo sa first step. Dito naman tayo sa second step. Switch to business account. Sa main profile, makikita ang three lines sa right. Sa right side sa taas. Click settings sa upper right side sa taas. Choose account. Click switch to business account. Wala naman itong bad effects sa account natin. Mas madaming features pa ang makikita natin. Next na natin. And next lang natin yan lahat. Pili ka lang dito kung ano yung content mo or saan ka nakafocus. I choose home furniture and appliances. Then next. Add email address. Okay na yan. You're all set. Tapos na tayo sa second step. Dito na tayo sa third step. Mag-fill up ng form sa Seller Center. Ito ang logo niya. Kung wala ka pa niyan, pumunta lang sa Play Store. I-search ang Seller Center. Update na ang nakalagay sa akin dahil na-install ko na. I-update ko na rin para updated tayo sa mga bagong features ni TikTok. Okay na, open na natin. Ito yung isa kong account, Bob the Seller. Approve na din yan. Success na ito. Log out ko lang para i-login natin dito yung ginawa kong bagong account. Makikita mo dito sa baba, log in with TikTok. Then, authorize. Ngayon, mag-fill up tayo ng personal information. Business type. I choose individual. It's up to you. Pili ka dyan kung saan ka belong. Shop name. Sa akin, Tito Bob the Seller. Select product category. You sell. Home supplies. Ang akin ay home supplies. Next, ID. Choose ID. National ID. Lahat naman na ata tayo kung merong national ID, di ba? Pwedeng-pwede na natin gamitin yan. Then, picture natin ng malinaw. Ang kaso, error. Bakit? You have already reached the limit for the number of accounts you can register. Nagamit na kasi namin ang mga ID namin. So, kailangan ko itong ituloy para maipakita ko sa inyo kung paano. Kaya ginawa ko, gumamit ako ng ID ng family member. So, nalaman natin na isang ID lang sa TikTok account ang pwede. Pati cellphone number, ganun din. Hindi pala pwede ang multiple users tapos isang ID lang. Ang nangyari kapag ka naglagay ka ng ID, mag-automatic fill up na siya. Ito naman, fill upan natin ang nationality. Then, itong residential address. Tandaan natin na sa residential address ay kung ano ang address sa ID, dapat same yan. Yun yung i-fill up natin. Then, need din ng cellphone number kasi
need ang verification code. Kaya yung cellphone number na gagamitin mo dito ay yung sa'yo kasi magsisend ng verification code. Kung okay na, submit na natin. Then, ipapakita na. I-review muna ang document. Check natin yung mga documents na pinilapan natin. Kung okay na, confirm mo na. Naka-pending na. Wait until 48 hours. Nakakagulat kasi 15 minutes lang approved na sa akin. So, okay yung mga documents na naipasa ko. Tanggalin lang natin ang mga tabs para ma-refresh. Eto na, may notification na. So, okay na, ang galing. Paano malalaman legit na na-approve na nga tayo? Dito, iba na yung dashboard. Hindi na ordinary. May earning tabs na ang product marketplace at iba pa. Paano mag-add ng product? Punta ka dito sa product marketplace. Add product. Choose product marketplace. Pili ka lang dito kung ano ang gusto mong category. Kunwari, home essential. Ito na yung mga product. Kunwari, ito yung SureUp. 155 pesos. Ang commission na makukuha kapag ka nabenta yan per item ay 10.85 pesos. Ang kagandahan dito kung ano ang nakalagay na commission dyan, 10.85 pesos, yun talaga yung marireceive mong earnings. Saktong-sakto. Click add mo lang. Kahit alin dyan. Kahit alin ang matipuhan mo na i-promote. Added na ang nakalagay. Okay na yan. Tapos na tayo sa step 3. Step 4 na tayo. Showcase. Para magkaroon ng showcase, at least merong 1,000 followers. Ano ba ang showcase? Diba kanina, nag-add tayo ng product. Ang showcase, makikita ito sa top ng profile mo. Tulad ng account ni Princess C. Meron siyang showcase kahit wala pang 1,000 followers. Click natin, andito mga product niya. Kung gusto kong bumili, ay bibili ako sa kanya. Katulad ng ginawa natin kanina, add to showcase. Ano ang benefits ng showcase? Kahit hindi ka mag-upload ng video ay okay lang. Dahil pwede na ang iba mag-window shopping dyan sa account mo. Tulad niya, wala siyang ina-upload na affiliate video. Ang benefits nito kapag may showcase ka ay kung meron ka mga legit na tagahanga, pwede silang maakit sa nakadisplay sa showcase mo. Paano nagkakaroon ng showcase? Pumunta sa Seller Center app. Click setting. Choose link TikTok account. Piliin ang official TikTok account. Then, i-unlink mo yan. Then, pumunta sa marketing. At i-link mo. Kagagawa ko pa lang itong account kaya hindi ko pa siya magawa. Gagawa ko ng hiwalay na video. Para dyan, comment down below kung gusto mong gumawa ako. Tapos na tayo sa 4th step. Punta na tayo sa 5th step. Paano mag-upload ng video affiliate? Paano maglagay ng link? Kung wala kang showcase, walang problema. Ito ang gagawin natin. Search ka ng product na gusto mo sa TikTok shop. Dahil may affiliate account na tayo, makikita natin itong earn commission. Click mo yan. And add to showcase. Ang kikitain natin na per item na maibibenta natin ay 21.89 pesos. Okay na. Added to showcase na. Screenshot natin ang mga feature. Ito ang paraan kung wala kang showcase at wala kang sariling product. Pagkatapos, screenshot natin. Punta lang sa CapCut. Click New Project. Piliin ang mga screenshot natin. Ang video ratio ay 9x16 dahil patayo yung TikTok. Crop lang natin. Kunin lang natin yung main image. Pina-exe ko lang yung image para ma-exe yung video. Mag-add tayo ng transition. Mag-add din tayo ng text para convincing. Adjust mo lang yung text hanggang dulo. Nag-add na din ako ng sticker na kamay para nakaturo sa yellow basket. Save na natin. Wala yung sound, kukuha tayo sa TikTok. I-upload ko dito sa isa kong account. Yung ginawa natin kaninang account, example lang yun. Pero gagamitin ko din yun for the extra income. Click plus sign. Choose your video. May automatic background music sa TikTok. Pero ako, pipiliin ko yung trend na song. Mas marami kasi ang nagbi-views kapag ka-trending yung mga music na gagamitin mo. Add sound sa itaas. Maraming popular na mga song, pipili ka lang. Hindi naman ako makaka-copyright kasi 11 seconds yung video ko. Maikli lang kasi. Next na natin, add link. Huwag kang kalimutan mag-add ng link.
Di ba kanina nag-add link tayo ng mini cooler fan? So pag nag-add link tayo, ayan, makikita na natin. Click add. Ay automatic na siyang product name, pero ako minsan ang nilalagay ko ay buy here or dito mabibili. Hanggang 30 liters lang naman yan. Kung okay na, click add. Maglagay tayo ng engaging na title. Maglagay tayo ng at least 3 hashtag na related sa item. Naglalagay din ako ng hashtag Mr. Bob. Yan kasi ang name ng TikTok affiliate account ko. Meron na din pala akong 70 videos na na-upload. Make sure na nakapublic or everyone yung post natin. I-upload na natin. Ito na, nag-upload na. Mag-order ako ng 2 kasi may nagpa-order sa akin. Ang 2 air cooler fan, 712 pesos with free shipping. Step number 6. Paano mag-promote ng product? Panoorin natin. Promote ng product ay ipiplex mo lang yung product na hawak mo. Sasabihin mo lang yung mga dapat nilang malaman para naman makumbinsi mo sila na bumili sa'yo. For example, itong product na to, gusto mong i-promote, gusto mong magkaroon ng commission dito, ito ang gagawin natin. So, ito na nga yung product natin ngayon. Napakaganda nito at kailangan na kailangan to. Ngayong summer kasi nga ito ay air cooler. Di sasabihin natin yung quality nito. Napakaganda talaga nito. Para na rin nag-honest review ka. So, ito naman nakabase naman kung paano ako mag-promote. Depende naman sa'yo kung paano ka mag-promote. Baka nga mas marami kang mahihikayat na bibili ng product mo. Sigurado yan. Kaya't ano pang iniintay mo? Subscribe na! Step number 7. Paano malalaman na merong nag-order sa'yo? Pumunta lang sa TikTok Shop for Creator. I-click ang earnings. I-click ang affiliate orders. Ayan na yung in-order ko. Meron akong commission na 49.82 pesos. Ito yung mga ibang pina-order sa akin at mga ibang nag-order. Sa mga nag-order sa akin, maraming salamat. Ang best seller sa akin ay itong Kalan. Lagpas 10 na ang nag-order niyan. 35 ang commission per item na maibibinta. Ang tanong, kapag ka ikaw mismo ang nag-order sa sarili mong link, pwede ba yan? Sa sarili mong account? Ang sagot ay oo, pwedeng pwede. Step number 8, paano mag-fill up para mag-cash out gamit ang GCash? Punta lang sa 3 lines. Creator Tools, TikTok Shop for Creators, Earnings. Wala pang earnings doon. Ito sa bagong gawa na account. Kapag ka bagong gawa ang account mo, sundan mo ito. I-link mo ang GCash account mo para kapag ka magka-cash out ka, madali na agad. Click Withdraw Balance. Activate Manual Withdrawal. Piliin ang Manual Withdrawal. Yan ay GCash. Ang Auto Withdrawal, yan ay bank. Kapag ka auto withdrawal every week, kung meron kang earnings, kusa nang papasok sa bank account mo every Wednesday. Ang akin ay manual withdrawal. Ilagay mo dito ang active GCash cellphone number mo. Error na naman. Dapat ang TikTok account para lang sa isang GCash number. So, gagamit ulit ako ng ibang GCash account ko. Wait natin ang verification code. Residencies, Philippines. Residency, syempre citizen. Kailangan ng ID. Continue lang natin. Front and back ng ID ang kailangan. Make sure na malinaw ang pagkaka-feature. Face verification, kailangan din yan. Hindi pwede ang sobrang liwanag at merong salamin sa mata. Okay na, naka-check na. Upload successful. Naka-automatic fill up dahil sa ID kanina. Review natin ang details. Kung tama ba. Then kapag tama, submit na natin. Click save. Step number 9, how to cash out. Yan ang pinakagusto natin. Dahil naka-manual withdrawal tayo, tayo mismo ang mag-withdraw mano-mano. Kung auto-withdrawal every Wednesday, kusa na napapasok sa bank account mo. Kapag ka may earnings na tayo. Di ba kanina, 55 lang ito. Ngayon ay 95 na, may pumasok na commission. Ang tanong, magkano ang limit para maka-withdraw? Ang sagot, 10 piso. Ang pinakamataas na pwede na ma-withdraw ay 100,000. Tulad nito, 95 pesos. Withdraw natin para mapakita ko sa video na to kung paano mag-withdraw. Click withdraw balance. I-input mo lang dito kung magkano ang gusto mo.
I choose withdraw all. Ang marireceive ko ay 90.46. Ang service fee ay 5.60. Click withdraw now. I-review natin, then confirm to withdraw. Sa isang cellphone number ko pumasok na ang message niya. You have received 90.36 pesos GCash from TikTok Shop. Open ko ang GCash ko. Ayan, pumasok na 91.20. Sana nakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat. Kung may mga katanungan ka ay i-comment mo lang down below. Gagawa natin yan ng video. Salamat for watching. Bye-bye.